Magandang araw, Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs Pietz. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ni Diosdado P. Macapagal? Nagwaging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong halalang 1961 si Diosdado P. Macapagal. Isang anak mahirap na tulad ni Pangulong Magsaysay, kaya tinaguri ang Poor Boy from Lubao. Tulad ni Pangulong Garcia, isa rin siyang mahusay na makata sa Pampango. Ngunit, isa rin siyang abogado at matagal naglingkod sa pamahalaan. Sa panahon niya, inilipat ang Araw ng Kalayaan mula ika-4 ng Hulyo tungo sa ika-12 ng Hunyo. Ama din siya ng Agricultural Land Reform Law. Isinilang si Diosdado P. Macapagal sa San Nicolas, Lubao, Pampanga noong ika-28 ng Setyembre, 1910, sa magsasakang si Urbano Macapagal at anak ng kasamang si Romana Pangan. Nagtapos siya ng Associate in Arts sa Universidad ng Pilipinas at ng Abogasya sa Universidad ng Santo Tomas. Unang asawa niya si Purita de la Rosa, kapatid ng bantog na artistang si Rogelio de la Rosa. At dalawa ang naging anak nila, sina Maria Cielo at Arturo. Muli siyang nagpakasal kay Evangelina Macaraig ng Pangasinan. At naging anak sina Maria Gloria na napangasawa ni Attorney Jose Miguel Arroyo A. Tuason at naging pangulo din ng Pilipinas, at si Diosdado Jr. Top-notcher siya sa bar noong 1936. Nagtrabaho siyang abogado hanggang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Noong 1949, nagwagi siyang representante ng Pampanga sa tiket ng Partido Liberal. Muli siyang nagwagi noong 1953, kahit Partido Nasyonalista ni Pangulong Magsaysay ang mayorya. Tumakbo siyang senador noong 1955, ngunit natalo. Walang nanalong liberal na senador sa naturang halalan, ngunit nakuha niya ang pinakamaraming boto sa tiket ng liberal. Sa halalang 1957, ikinandidato siyang pangalawang pangulo ng liberal at katikit ni Jose Yulo. Natalo si Yulo kay Garcia, ngunit nanalo si Macapagal kay Jose Laurel Jr. ng Nasyonalista. Pinaghandaan niya ang eleksyong 1961 at nagwagi siya kay Pangulong Garcia. Ngunit, naging malaking sakit ng ulo niya ang pangyayaring tig-12 ang Nasyonalista at ang Liberal sa Senado. Natalo siya sa eleksyong 1965. Huling gawain niya ang 1971 kombensyong konstitusyonal. Pinalitan niya si Pangulong Garcia bilang pangulo ng kombensyon hanggang 1972. Nagsulat siya ng libro nung magretiro. Isa ang Democracy in the Philippines, 1976, na isang pagtutol sa diktadura. Namatay siya noong ika-21 ng Abril,
67. Mga katropa, tandaan, sino si Diosdado P. Macapagal? Nagwaging Pangulo ng Republika ng Pilipinas noong halalang 1961. Isang anak mahirap, kaya tinaguri ang Poor Boy from Lubao. Ama din siya ng Agricultural Land Reform Law. Sa panahon niya inilipat ang Araw ng Kalayaan mula ika-apat ng Hulyo tungo sa ika-labing dalawa ng Hunyo. Muli, stay safe, stay home, God bless, Diyos mabalos. Dum 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 d